Yun guys, for today's video, so update ko kayo sa mga railings natin na natira. Naalala nyo yung pinost kong video sa inyo nung nakaraan dahil nakatakas yung nanay. So iwasan nyo yun, yung makatakas yung mga ano. Itong natira sa railings natin. Siguro 1 inch na to mahigit. Nasaan na ba siya? Ayan, yan, yan. Nasa 1 inch na yan. So medyo malalaki na rin. Ayan, yung iba nandito dito sa bato. Ito, tanggalin natin to. Para makita nyo. Ayan. Ito guys, iba natin mga railings. Dito lang natin yan nilagay sa styro natin. Maganda maglagay kayo ng mga ganito, mga bato. Ayan. Kasi gusto nila yun, siyempre gusto nila lagi magtago eh. Para maiwasan yung mga kanibalism. Kahit ganyan lang, kaliliit yung mga yan guys. Nagkakainan din yan. Ayan o. Kaya iwasan natin yung mga ano. Magkainan sila. Ayan, mga railings natin. Hindi yan pare-parehas lumalaki. Ito, mayroong mga ganyang size lang. Mayroong ganito kaliit. Ayan. Mayroong ganyang kalaki. Hindi kasi pare-parehas guys. Gawa ng ano. Gawa ng depende sa lakas nila kumain. Although sabay-sabay sila nagmumolt. Ayan. Si monthly naman nagmumult yung mga crayfish natin. So ganito lang yung setup ng aquarium natin, ng tank natin para sa mga railings natin. Ito, naglagay lang ako ng mga aerator na bubble aerator lang. Hindi talaga to yung ano. Pansin nyo, madumi lang yung ano natin. Oh. Okay lang yan. Hindi naman kailangan kalinisan. Ito yung mga styro natin to. Ito yung binibenta natin na pag nagpapaship tayo ng marami, ito ganito ginagamit natin minsan. Ayan. Ayan mga railings natin guys. Ito lang yung nabuhay. Siguro mga nasa 15 piraso lang to. Ayan. Kita nyo naman diba? Ayan. Hindi tayo one-sided dito guys. Hindi pinapakita natin dito yung mga magaganda lang. So ito kahit na kahit na ganun yung nangyari, nakain yung mga railings natin, ibablog pa rin natin yan. Para makita nyo na hindi ganun yung ano, hindi ganun yung mga vlog ng mga kagaya namin, na nagtuturo ng mga ano, konting tips. Yan. Hindi naman pa pwede na puro goods ang i-share natin. Kasi lahat naman ang tanong ng tao eh, ng mga nanonood, o kaya nag-aalaga ng crayfish, lagi may tanong, paano kung ganito, nakawala yung ano ko nung mangyayari sa ganito. So ito po yun, ito ang epekto kapag nakawala yung mga crayfish nyo habang naglilay siya ng egg. Habang hindi mo pa napipisa. Yan guys, oh, lalaki na yan. 1 inches na mahigit yan. Yan. Kaso delikado kung yung babiyahe. Kaya kahit may mga, kahit nagtatanong kayo sa akin, hindi ko kayo binibentahan ng railings kasi kung mamamatay, sayang lang yung pera nyo guys. Ayan o. Imagine ninyo, bibili kayo nyan. Tapos pagdating patay na. O diba? Ayan, bubuksan ko yung aerator natin para makita nyo. Ito. Ayan. Maganda lang yung gamit natin guys. Ito. Ayan. Hindi naman kailangan na ano. Malakas yung ano natin. Basta mayroon lang kayo kahit isa nyan. Marami lang akong extra kaya dinagdagan ko na. Ito, mga kangkong natin. Tubo na rin. Yung kangkong lang pinapakain natin sa PO2. PO2 sapat na yan guys. PO2, PO1, kung anong available meron nyo. Yun, so yun. For today's video, share ko lang to sa inyo ha. Ayan, update ng mga railings na. Actually, marami sana tayong railings. Kaso binibenta natin, di ba? Yung alam, yung with egg natin na mga ARC. Hindi naman kasi para magpadami dito sa pagbenta natin ito. Kaya lang natin binivlog kasi para makita nyo rin. Hindi lang yung mga binibenta natin na pwede rin pala tayo makapagpabreed. So ganun lang yung ano, yung sistema ng video natin ito. Hindi lang dahil gusto natin magbenta. Para makita nyo rin yung pag nakabenta kayo, kasi ang tanong ng mga tao, ano nang gagawin? Nakabenta na kayo, tapos, yan, nanganak na yung mga ERC na binenta nyo. Ano na pong gagawin namin dito? So, ito guys, ang gagawin nyo.
Kapag ka nakapagpa-itlog na kayo, nakapagpa-breed na kayo, yan, magandang gagawin nyo ganito lang, yan. I-separate nyo lang, hayaan nyo lang na, yan, dyan sila hanggang makaya na nila yung sarili nila. Kung madami kayong mapabreed, mas maganda, sabay-sabay. Napakasimpleng setup lang nito, styrofoam, styro, ayan. Tapos, naglagay lang tayo ng mga bato, naglagay tayo ng oxygen, naglagay tayo ng kangkong, buhay na sila. Ang tubig natin guys, napaka, ito pala ha, ayan, tubig. Sa tatanong, gano'ng kataas ang tubig, ayan po. Sa daliri ko, kita nyo naman ha. Hanggang dito yung tubig ko, so ayan lang po. Yan lang inaabot ang tubig natin. Kumbaga, hanggang dito lang yan. So, dalawat kalahating guhit ng pinakang index finger. Ganun ba? So, ayan guys. Tatapusin ko na yung video natin na to ha. For today's video, ito lang yung share ko sa inyo. At update ko lang kayo lagi sa mga possible na pwedeng mangyari sa mga alaga nating ARC. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe na kayo. Para ma-update ko kayo sa mga susunod na video na ipo-post ko. Para yung mga tanong nyo, masagot natin. Actually, gusto ko talaga sinasagot yung mga videos nyo eh. Saka, sinasagot yung mga tanong nyo ng videos. Kaya ganun yung gusto kong gawin. So, yan lang guys. Maraming salamat. Sana dumami na yung mga ARC nyo. Lalo-lalo yung mga nakabili sa akin. Yan. Pagpatuloy nyo lang yan. At maraming salamat.